yun, mga kapatid, magandang umaga o hapon sa inyong lahat, no? So, lalong-lalo na sa ating mga kababayan natin, OFW, na talaga naman tudo ang pagsisitaw. So, ngayon, pag-uusapan natin ngayon as parts of criminalistic, so, crime investigation or how to find evidence in the crime scenes, particular in the case of rape. So in other crime na pwedeng naganap. So paano as a usual or normal individual, so wag na muna nating isipin yung mga technicalities. So base lang tayo sa ating yung normal na tao. So average. Yun lang pag-uusapan natin. So siyempre i-point na natin yung siguro yung mga technical expertise ng mga ebidensya. So, una dito, lalong-lalo na sa case, sa kaso, no, how to find evidence sa kaso rape or other crime na naganap. So, una-una, pag may crime na naganap, dapat nakakordon yung area. Hindi daw, nakakordon, kapatid. Ang ibig ko sabihin, huwag niyo munang gagalawin o hanggat hindi dumarating yung investigator, lalong-lalong na yung SOCO ng PNP, pagmalakihan ng crime. Iwasan niyo, kayo na mismo muna ang mag-cordon. Huwag niyong ipagalaw. So kasi kapag may naganap na crime, imposibleng walang bakat yan. Sabi nga niyan, there is something behind na hindi nakikita ng mata, invisible, na kailangan ng technology or apparatus para makita. So, yun. And then guys, so, specific tayo, focus muna tayo sa kasong, sabihin natin, rape. So, kapag kasong rape, importante dito yung victim. So, ano ba ang sinapit ng victim? Victim suffering. Ilang taon na ba yan? Kasi pag sabihin natin, di ba, pag bata, 12 years or above, 12 years old below, ay pag nagkaroon ng carnal knowledge na tinatawag, ay matik yun, rape. Kasi di ba kasama yan doon sa elements of rape. Ang maaari pa nating makita sa kasong rape, ang important ng gagampan nandito yung medico-legal examination or kung wag naman, dead body, yung autopsy result. Importante yung autopsy result. Yung kasi ang magpapatunay kung mayroon ba talagang naiwan na spermatozoa ng suspect, ma o possible na suspect. And then, yung status na tinatawag na kung virginian, mayroon tinatawag na laceration. Positive ba yun? So, napaka-conclusive na ebidensya yun kung mapapatunayan na mayroong laceration. But siyempre, yung struggling ng victim, natawag na force, ba before mangyari yan, kaya nagawa, dapat mayroong mangyari. Kasama yun yung intoxication liquor, and toxin, at liquor. Toxication, toxicology. So, yun, mahalaga rin yun kasi baka mamaya tulad ng pinainom bago nangyari, bago gawin yung crimen. So, maaari din yung sa mga trash can. Maaari may naiwan doon sa trash can. No? Hindi natin akalaan yung trash can, pwede palang magamit yun na papaglagay. May makita ng ebidensya doon. Or fingerprints. Depende yun sa lugar. Kung mga glasses yung area, maaaring may bakat yan ng fingerprint. Or kaya sa mga doorknob, na depende sa doorknob, no? Maaaring may bakat yan. So, kung magamitan ng fingerprint, ma-identified yung mga suspect na nandoon. So, ito pang mahalaga yung witness. So, minsan kasi sa kaso,
mahirap makagilap ng witness. Kasi as a normal people, no, ang qualification ng witness ay dapat meron siyang personal knowledge sa nangyari. So, at sa ngayon, so hindi masyado maganda yung protection ng witness. Kaya sa mga kasong malalaki, maaari yung mga witness ay nagwi-withdraw or kung hindi naman sila ma-identify, hindi sila mai-uobliga. So, iniiwasan nila mag-witness. Yun lang po. So, the other things is yung autopsy, CCTV, kung available, pwede yon. So, ang CCTV naman, depende yon. Case-to-case basis. So, maaaring magkaroon lang ng lead sa mga suspect. May identification. Ah, diba? Pero, ano pa? Ano pa? So, basta yon. Dapat, yung sa mga nabanggit na yan, ay mahalaga yan. Kung walang witness, yung mga elements ng crime, yung mga elementong yung mga bagay-bagay na pwedeng makuha dyan, ay imposible mawala. Lalong-lalong na yung fingerprint. Yan, yung fingerprint. Pag napatunayan na yan na may fingerprint, ay isa po yan sa conclusive evidence. Kaya lang, invisible yan. So, kailangan lang talaga yung crimes investigator, kailangan ng aparatos yung para makuha yung fingerprint at para magamit. So, hindi kayang gawin ng tulad natin na walang aparatos, invisible yan. Yan po. Sa mga iba naman, mas maganda kung mayroon kang sa other crimes naman, lalong-lalong sa mga manakaw, other crime, yung physical evidence, prima facie, ang tawagin, ay mahalaga yun. Mahalaga yun sa custody nyo, sa custody na nag-iimbestiga yung mga ginamit na bagay. Okay guys, so hangga't maaari yung physical evidence kung kaya nyo i-secure before pa, okay, alam naman, kaya nga yan, police. Before yan dumating, maaaring marami ng tao ang o kayo mismo ang unang responder dyan, nakakita. So, bago yan dumating, yung civilian muna priority ang magsisecure before magdumating yung mga investigator. So, sa kanila yung nagkukordon. So, mahalaga talaga ang gagampanan na first responder para hindi makontaminate yung mga ebidensya, kung may fingerprint man yan, kung ano-ano pang lahat ng bagay na pwedeng makita dyan. Napakaraming ebidensya ang klase. Lalong-lalo na yung mga expert testimony. Medico-legal result, autopsy result, toxicology result. Mahalaga yan. Sa kasong rape, sabi ba, wala yung value. Diba? Yan guys, so by the way, kung first time ka sa akin channel, my name is Police ako pala, pa-likes naman kung gusto mo itong aking mga content. Criminal law. Mahirap po pag hindi walang alam sa batas, walang alam sa investigation. Imbis na makakatipid ka, ikagastos ka ng malaki. Hindi naman pala dapat. Na pwede naman pala ang libre. Di ba? So, pero at least, hindi naman natin siya sa aming maging magaling tayo. No? Yung basic lang na information ang kailangan natin. Bahala na yun, other authorities doon, mag-explain kung ano man yung mga technical niyan. Sa atin, basic lang, yun lang. Wala nang maraming pag-aaralan. Hindi mo makailangan ng college graduate para pag-aaralan niyan. No? So, as a ordinary person, yun. Ayun guys, so iklian lang natin yung ating video, no? So maraming salamat pala sa inyong panunood. No? My name is Police ako at muli nang sasabi, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay nasa YouTube. Thank you for watching and see you again my next video.